12-man lineup ng Serbian men's basketball team na haharapin ang Gilas, opisyal nang inilabas tatlong NBA players at ang isa dyan ay 2021 EuroLeague MVP. Pag-usapan natin yan mga idol pagkatapos mong ilike ang video na ito, mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page for more NBA news and updates. So yun na nga mga idol, nalalapit na ang Olympic Qualifying Tournament. May problema sa ngayon ng ating Gilas Pilipinas. Hindi pa rin kasi 100% healthy si Dwight Ramos, ang leading scorer ng ating national team sa nakalipas na last window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Iniinda pa rin kasi nito ang groin injury na kahalintulad sa naging injury naman ni Anthony Davis noong first round ng NBA Playoffs. Sinabi ni Coach Todd Baldwin na hanggang sa ngayon ay wala pa rin senyales ng improvement sa injury ng 6'5 Gilas star. At ayon sa kanya, isa itong major concern na posibleng mauwi sa pagkakabangko ni Dwight Ramos sa nalalapit na banggaan ng Gilas at Serbia. Nag-average ng 15 points a game si Dwight Ramos sa Asia Cup Qualifiers at siya ang inaasahan na magdadala sa Gilas sa Olympic Qualifying Tournament. Samantala mga idol, gumaganda naman ang kondisyon ni Carl Tamayo na nagtamo ng sprained ankle sa Clark at muli na siyang makakapag-ensayo kasama ang ating national team. Sa ibang balita naman mga idol, 12-man lineup ng Serbia inilabas na at bigating mga manlalaro nga ang nakasama, kabilang dyan ang tatlong NBA players. Dalawa dyan mga idol ay kasalukuyang may kontrata sa NBA. Unahin muna natin ang 6'10 forward ng Miami Heat na si Nemanja Bjelica. Inaasahan na malaki ang may aambag nito sa opensa ng Serbia, lalo na't may tira din ito sa labas. Sunod nga dyan mga idol ang former Clippers na si Milos Teodosic. Ang 6'4 guard ng Serbian men's national basketball team ay hindi nakapaglaro noon sa FIBA World Cup 2019 sa China na nakaharap din ng Gilas Pilipinas dahil sa nagtamo ito ng injury. Sa 2020-21 season ng EuroLeague, nag-average lang naman ito ng 13.6.8 assists per game. Isa ito sa pinakamagaling na playmaker ng Serbia na dapat abangan ng ating Gilas Pilipinas. Andyan din ang inaabangan na makakatapat ni Kai Soto at Angelo Kwame na si Boban Marjanovic. Nakuhanan pa ito ng video na pinapractice ang kanyang perimeter shooting sa kaparehong court na pinagpractisan din ng Gilas Pilipinas sa Belgrade, Serbia at halos hindi magmintes ang 7'3 big man ng Mavericks. Idagdag mo na rin mga idol ang 2021 EuroLeague MVP na si Vasilij Micic. Nag-a-average ito ng 16.7 points a game sa EuroLeague. Ang 6'6 guard na ito mga idol ay na-draft din sa NBA noong 2014 bilang 52nd overall pick ng Philadelphia 76ers pero hindi rin nabigyan ng kontrata. Muli namang makakaharap ni Kai Soto, Carl Tamayo at Gio Chu ang batang player ng Serbia na si 6'11 Filip Petrosev. Ang 21-year-old forward na ito mga idol ay dati nang nakaharap ng batang Gilas noon sa Under-19 FIBA World Cup na ginanap sa Greece, kung saan natalo nga ang mga pambato natin 87-60 sa likod ng 17 points, 8 rebounds, 3 steals nitong si Petrosev. Si Kai Soto naman ay kumana ng 13 points, 8 rebounds, 3 assists sa larong ito, habang si Tamayo naman ay may 7 points, 5 rebounds at 5 points naman para kay Gio Chu. Ang average height ng Serbia mga idol ay 6'8. Pinaghalong mga veterano at mga batang players. Highly skilled din ang lineup na ito ng Serbia at syempre athletic. Kaya hindi na umaasa ng miracle si Coach Tub dahil siguradong papahirapan ng higanting kupuna na ito ang ating mga batang Gilas players.